Greetings, esteemed learners. I extend my warm wishes to all of you on this auspicious day. Get ready to immerse yourself in a captivating voyage of knowledge and delight as we delve into the fascinating realm of models and frameworks of corporate social responsibility. Please ensure your readiness and willingness to embark on this educational journey, which promises not only learning but also enjoyment. Rest assured that your safety is paramount, and may the blessings of the divine be with you always. Welcome to the Teach Illumaban YouTube channel, where profound learning awaits. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. The terms, model, and framework are often used interchangeably, but they can have slightly different connotations when referring to corporate social responsibility, CSR. Ang mga terminong, modelo, at balangkas ay kadalasang ginagamit ng magkapalit, ngunit maaari silang magkaroon ng bahagyang magkaibang konotasyon kapag tumutukoy sa corporate social responsibility, CSR. A model typically refers to a specific theoretical or conceptual representation that describes and explains a phenomenon. In the context of CSR, a model provides a theoretical perspective or approach that outlines principles, concepts, and relationships related to CSR. It helps in understanding the underlying principles and philosophies of CSR and guides businesses in their CSR decision-making and actions. Models in CSR often propose a particular perspective or theory about how businesses should approach their social and environmental responsibilities. Ang isang modelo ay karaniwang tumutukoy sa isang partikular na theoretical o conceptual na representasyon na naglalarawan at nagpapaliwanag ng isang kababalaghan. Sa konteksto ng CSR, ang isang modelo ay nagbibigay ng theoretical na pananaw o diskarte na nagbabalangkas sa mga prinsipyo, konsepto, at relasyong nauugnay sa CSR. Nakakatulong ito sa pag-unawa sa mga pinagbabatayan ng mga prinsipyo at pilosopiya ng CSR at ginagabayan ng mga negosyo sa kanilang paggawa ng desisyon at mga aksyon sa CSR. Ang mga modelo sa CSR ay kadalasang nagmumungkahi ng isang partikular na pananaw o teorya tungkol sa kung paano dapat lapitan ng mga negosyo ang kanilang mga responsibilidad sa lipunan at kapaligiran. On the other hand, a framework refers to a structured and organized system or structure that provides guidance, tools, and processes for implementing CSR initiatives. A framework offers a practical approach to implementing CSR and often includes guidelines, principles, and best practices that businesses can follow. It provides a structured way to plan, implement, and assess CSR activities and initiatives. Frameworks in CSR are often used as practical tools for businesses to operationalize their CSR strategies and measure their CSR performance. Sa kabilang banda, ang isang balangkas ay tumutukoy sa isang nakabalangkas at organisadong sistema o istruktura na nagbibigay ng patnubay, mga kasangkapan, at mga proseso para sa pagpapatupad ng mga inisyatiba ng CSR. Nag-aalok ang isang framework ng praktikal na diskarte sa pagpapatupad ng CSR at kadalasang kinabibilangan ng mga alituntunin, prinsipyo, at pinakamahuhusay na kagawian na maaaring sundin ng mga negosyo. Nagbibigay ito ng nakabalangkas na paraan upang magplano, magpatupad, at masuri ang mga aktibidad at inisyatiba ng CSR. Ang mga framework sa CSR ay kadalasang ginagamit bilang mga praktikal na tool para sa mga negosyo upang mapatakbo ang kanilang mga diskarte sa CSR at sukatin ang kanilang pagganap sa CSR. In summary, a model is a theoretical representation or perspective that guides the understanding and conceptualization of CSR, while a framework is a practical structure or system that provides guidance and tools for implementing and measuring CSR initiatives. Models provide the theoretical foundation, and frameworks offer the practical implementation and operationalization of CSR. Sa buod, ang isang modelo ay isang theoretical na representasyon o pananaw na gumagabay sa pag-unawa at pagkonsepto ng CSR, habang ang isang balangkas ay isang praktikal na istruktura o sistema na nagbibigay ng patnubay at mga tool para sa pagpapatupad at pagsukat ng mga inisyatiba ng CSR. Ang mga modelo ay nagbibigay ng theoretical na pundasyon, at ang mga balangkas ay nag-aalok ng praktikal na pagpapatupad at pagpapatakbo ng CSR. Friedman Model. Modelong Friedman.
Milton Friedman's model, also known as the shareholder theory, states that the primary responsibility of a business is to increase profits for its shareholders. According to this model, businesses should focus solely on maximizing profits and letting the government address social issues. The argument is that by being profitable and successful, businesses indirectly benefit society through job creation and economic growth. Ang modelo ni Milton Friedman, na kilala rin bilang teori ng shareholder, ay nagsasadya ang pangunahing responsibilidad ng isang negosyo ay ang pagtaas ng kita para sa mga shareholder nito. Ayon sa modelong ito, ang mga negosyo ay dapat na tumutok lamang sa pag-maximize ng mga kita at hayaan ng pamahalaan na tugunan ang mga isyong panlipunan. Ang argumento ay nasa pagiging kumikita at matagumpay, ang mga negosyo ay hindi direktang nakikinabang sa lipunan sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya. Ackerman's Model. Modelo ni Ackerman. Ackerman's CSR model, developed by Robert Ackerman, examines how managers respond to societal issues. It emphasizes internal policy goals and their connection to CSR. The model consists of 4 stages. Sinusuri ng modelong CSR ng Ackerman na binuo ni Robert Ackerman kung paano tumugon ang mga tagapamahala sa mga isyu sa lipunan. Binibigyan din ito ang mga layunin sa panloob na patakaran at ang kanilang koneksyon sa CSR. Ang modelo ay binubuo ng 4 na yugto. Awareness stage, management identifies social issues within the community and selects a specific project to address these problems. Yugto ng kamalayan, tinutukoy ng pamamahala ang mga isyong panlipunan sa loob ng komunidad at pumipili ng isang partikular na proyekto upang matugunan ang mga problemang ito. Planning stage, the company conducts extensive research and formulates strategies to tackle the identified problem. It may involve hiring experts or specialists. Yugto ng pagpaplano, ang kumpanya ay nagsasagawa ng malawak na pananaliksik at bumubuo ng mga estratehiya upang matugunan ang natukoy na problema. Maaaring kabilang dito ang pagkuha ng mga eksperto o mga espesyalista. Implementation stage, managers actively execute the project by integrating policies and strategies, working hard to achieve project goals. Yugto ng pagpapatupad, aktibong isinasagawa ng mga tagapamahala ang proyekto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga patakaran at estratehiya, nagsusumikap upang makamit ang mga layunin ng proyekto. Evaluation stage, the company continuously assesses the project and maintains control over the situation. Yugto ng pagsusuri, patuloy na tinatasan ng kumpanya ang proyekto at pinapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Carroll's Model. Modelo ni Carroll. Archie Carroll's CSR model suggests that businesses have a broader purpose and social responsibility beyond just making a profit. Carroll's CSR pyramid outlines 4 responsibilities. Ang modelo ng CSR ni Archie Carroll ay nagmumungkahi na ang mga negosyo ay may mas malawak na layunin at panlipunang responsibilidad na hindi lamang kumita. Binabalangkas ng CSR pyramid ni Carroll ang 4 na responsibilidad. Economic responsibility, the first responsibility is to be economically viable and generate profits to sustain the business. Pananagutang pang-ekonomiya, ang unang responsibilidad ay ang maging mabubuhay sa ekonomiya at makabuo ng kita upang mapanatili ang negosyo. Legal responsibility, businesses must comply with laws and regulations. Legal na pananagutan, ang mga negosyo ay dapat sumunod sa mga batas at regulasyon. Ethical responsibility, companies should meet the ethical expectations of global stakeholders. Etikal na responsibilidad, dapat matugunan ng mga kumpanya ang etikal na inaasahan ng mga pandaigdigang stakeholder. Philanthropic responsibility, giving back to the community and stakeholders through charitable acts and initiatives. Pananagutan ng philanthropic, pagbabalik sa komunidad at mga stakeholders sa pamamagitan ng mga gawaing kawanggawa at mga hakbangin. Environmental Integrity and Community Health Model. Integridad sa kapaligiran at modelo ng kalusugan ng komunidad. This model, developed by Redmond, highlights the interdependence of community health, environmental integrity, and corporate growth. According to this model, healthy individuals are more productive and can contribute to economic growth. Corporations benefit from promoting environmental integrity as it opens up expansion opportunities. CSR practices that align with environmental concerns are considered favorable for the corporate sector. Ang modelong ito, na binuo ni Redman, ay nag-highlight sa pagtutulungan ng kalusugan ng komunidad, integridad sa kapaligiran, at paglago ng korporasyon.
Ayon sa modelong ito, ang mga malulusog na individual ay mas produktibo at maaaring mag-ambag sa paglago ng ekonomiya. Nakikinabang ang mga korporasyon sa pagtataguyod ng integridad ng kapaligiran habang nagbubukas ito ng mga pagkakataon sa pagpapalawak. Ang mga kasanayan sa CSR na naaayon sa mga alalahanin sa kapaligiran ay itinuturing na favorable para sa sektor ng korporasyon. Corporate Citizenship Model. The corporate citizenship model focuses on a company's responsibility to society. Its goal is to enhance the standard of living and quality of life in communities without neglecting stakeholder profitability. This model strives for a balance between satisfying shareholders' needs and meeting the needs of the community and the environment. Ang modelo ng corporate citizenship ay nakatuon sa responsibilidad ng isang kumpanya sa lipunan. Ang layunin nito ay pahusayin ng pamantayan ng pamumuhay at kalidad ng buhay sa mga komunidad nang hindi pinababayaan ang kakayahang kumita ng stakeholder. Ang modelong ito ay nagsusumikap para sa balanse sa pagitan ng pagbibigay kasiyahan sa mga pangangailangan ng mga shareholder at pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad at kapaligiran. The Friedman Model, proposed by Milton Friedman, asserts that a business's main obligation is to maximize profits for shareholders, leaving social issues to the government. Ackerman's model examines how managers respond to societal issues through four stages: awareness, planning, implementation, and evaluation. Carroll's model presents a CSR pyramid with economic, legal, ethical, and philanthropic responsibilities for businesses. Redmond's environmental integrity and community health model emphasizes the interdependence of community health, environmental integrity, and corporate growth. The corporate citizenship model focuses on a company's responsibility to society, seeking a balance between stakeholder profitability and community, environmental needs. These models offer various perspectives on corporate social responsibility. Ang Friedman model, na iminungkahi ni Milton Friedman, ay nagsasaad na ang pangunahing obligasyon ng isang negosyo ay upang mapakinabangan ng mga kita para sa mga shareholder na iniiwan ng mga isyong panlipunan sa gobyerno. Sinusuri ng modelo ni Ackerman kung paano tumugon ang mga tagapamahala sa mga isyu sa lipunan sa pamamagitan ng apat na yugto: kamalayan, pagpaplano, pagpapatupad, at pagsusuri. Ang modelo ni Carroll ay nagpapakita ng isang CSR pyramid na may pang-ekonomiya, legal, etikal, at philanthropic na mga responsibilidad para sa mga negosyo. Ang integridad ng pangkapaligiran at modelong pangkalusugan ng komunidad ng Redmond ay binibigyang diin ang pagtutulungan ng kalusugan ng komunidad, integridad ng kapaligiran, at paglago ng korporasyon. Nakatuon ang corporate citizenship model sa responsibilidad ng isang kumpanya sa lipunan na naghahanap ng balanse sa pagitan ng kakayahang kumita ng stakeholder at mga pangangailangan ng komunidad, kapaligiran. Ang mga modelong ito ay nag-aalok ng iba't ibang pananaw sa corporate social responsibility. Framework of Corporate Social Responsibility. There are several frameworks or approaches to corporate social responsibility, CSR, that provide guidance and structure for businesses to implement CSR initiatives. Here are some commonly recognized frameworks. Mayroong ilang mga balangkas o diskarte sa corporate social responsibility, CSR, na nagbibigay ng patnubay at istruktura para sa mga negosyo upang ipatupad ang mga inisyatiba ng CSR. Narito ang ilang karaniwang kinikilalang mga balangkas. ISO 26000, the International Organization for Standardization, ISO, developed this voluntary guidance standard to help organizations understand and implement CSR. It covers various aspects of CSR, including organizational governance, human rights, labor practices, environment, fair operating practices, consumer issues, and community involvement and development. ISO 26000, binuo ng International Organization for Standardization, ISO, itong voluntaryong pamantayan sa paggabay upang matulungan ng mga organisasyon na maunawaan at maipatupad ang CSR. Sinasaklaw nito ang iba't ibang aspeto ng CSR, kabilang ang pamamahala ng organisasyon, mga karapatang pantao, mga kasanayan sa paggawa, kapaligiran, patas na mga kasanayan sa pagpapatakbo, mga isyu sa consumer, at paglahok at pag-unlad ng komunidad. Global Reporting Initiative, GRI. GRI provides a widely used framework for sustainability reporting. It sets out comprehensive guidelines for reporting on economic, environmental, and social performance. The GRI framework helps organizations measure, manage, and communicate their impacts on sustainable development.
Global Reporting Initiative, GRI, nagbibigay ang GRI ng malawakang ginagamit na balangkas para sa sustainability reporting. Nagtatakda ito ng mga komprehensibang patnubay para sa pag-uulat sa pagganap ng ekonomiya, kapaligiran, at panlipunan. Ang balangkas ng GRI ay tumutulong sa mga organisasyon na sukatin, pamahalaan, at ipaalam ang kanilang mga epekto sa napapanatiling pag-unlad. United Nations Global Compact, UNGC. The UNGC is a voluntary initiative that encourages businesses to align their operations and strategies with 10 universally accepted principles in the areas of human rights, labor, environment, and anti-corruption. Signatories commit to reporting on their progress and integrating these principles into their business practices. United Nations Global Compact, UNGC. Ang UNGC ay isang voluntaryong inisyatiba na naghihikayat sa mga negosyo na ihanay ang kanilang mga operasyon at estratehiya sa 10 prinsipyong tinatanggap ng lahat sa larangan ng karapatang pantao, paggawa, kapaligiran, at laban sa katiwalian. Ang mga lumagda ay nangangako sa pag-uulat sa kanilang pag-unlad at pagsasama ng mga prinsipyong ito sa kanilang mga kasanayan sa negosyo. Stakeholder Framework. The Stakeholder Framework suggests that businesses have a responsibility to consider the interests of various stakeholders, including employees, customers, suppliers, communities, and the environment. It emphasizes the need for businesses to balance and address the expectations and impacts of these stakeholders. Stakeholder Framework. Iminumungkahi ng Stakeholder Framework na ang mga negosyo ay may responsibilidad na isaalang-alang ang mga interes ng iba't ibang stakeholder, kabilang ang mga empleyado, customer, supplier, komunidad, at kapaligiran. Binibigyang diin ito ang pangangailangan para sa mga negosyo na balansehin at tugunan ang mga inaasahan at epekto ng mga stakeholder na ito. Shared Value Framework, developed by Michael Porter and Mark Kramer, the Shared Value Framework suggests that businesses can create economic value while simultaneously addressing social and environmental challenges. It encourages businesses to identify opportunities to generate value by addressing societal needs and challenges through their core business strategies. Framework ng Shared Value, binuo ni na Michael Porter at Mark Kramer, ang Shared Value Framework ay nagmumungkahi na ang mga negosyo ay maaaring lumikha ng pang-ekonomiyang halaga habang sabay na tinutugunan ang mga hamon sa lipunan at kapaligiran. Hinihikayat nito ang mga negosyo na tukuyin ang mga pagkakataon upang makabuo ng halaga sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangan at hamon ng lipunan sa pamamagitan ng kanilang mga pangunahing diskarte sa negosyo. Triple Bottom Line, TBL. The TBL framework expands the traditional notion of business success beyond financial performance to include social and environmental dimensions. It emphasizes the need for businesses to consider their impacts on people, the planet, and profits. Triple Bottom Line, TBL, pinapalawak ng TBL framework ang tradisyonal na ideya ng tagumpay ng negosyo na higit pa sa pagganap sa pananalapi upang isama ang mga dimensyon sa lipunan at kapaligiran. Binibigyang diin ito ang pangangailangan para sa mga negosyo na isaalang-alang ang kanilang mga epekto sa mga tao, planeta, at kita. Ethical Consumerism. This framework focuses on the purchasing choices of consumers and the responsibility of businesses to provide ethically and sustainably produced products or services. It encourages consumers to support companies that align with their values and sustainability goals. Ethical na consumerism, nakatuon ang balangkas na ito sa mga pagpipilian sa pagbili ng mga mamimili at ang responsibilidad ng mga negosyo na magbigay ng mga produkto o serbisyo na ethical at napapanatiling ginawa. Hinihikayat nito ang mga mamimili na suportahan ng mga kumpanyang umaayon sa kanilang mga halaga at layunin sa pagpapanatili. These frameworks offer businesses guidance on implementing and measuring their CSR efforts, fostering sustainability, and creating positive social and environmental impacts. Organizations may choose to adopt one or multiple frameworks depending on their specific goals, values, and contexts. Ang mga balangkas na ito ay nag-aalok sa mga negosyo ng patnubay sa pagpapatupad at pagsukat ng kanilang mga pagsisikap sa CSR, pagpapatibay ng pagpapanatili, at paglikha ng mga positibong epekto sa lipunan at kapaligiran. Maaaring piliin ng mga organisasyon na magpatibay ng isa o maraming balangkas depende sa kanilang mga partikular na layunin, halaga, at konteksto. Models and frameworks are used interchangeably but have different connotations in CSR. Ang mga modelo at balangkas ay ginagamit ng magkapalit ngunit may iba't ibang konotasyon sa CSR. A model provides a theoretical perspective on CSR principles and guides decision making.
Ang isang modelo ay nagbibigay ng theoretical na pananaw sa mga prinsipyo ng CSR at gumagabay sa paggawa ng desisyon. A framework offers a structured system for implementing CSR initiatives. Ang isang balangkas ay nag-aalok ng isang nakabalangkas na sistema para sa pagpapatupad ng mga inisyatiba ng CSR. Friedman Model, Shareholder Theory, focuses on maximizing profits for shareholders. Friedman Model, teorya ng shareholder, nakatuon sa pag-maximize ng kita para sa mga shareholder. Ackerman's Model, 4 stages awareness, planning, implementation, evaluation. Modelo ni Ackerman, 4 na yugto kamalayan, pagpaplano, pagpapatupad, pagsusuri. Carroll's Model, CSR Pyramid, Economic, Legal, Ethical, Philanthropic Responsibilities. Carroll's Model, CSR Pyramid, Pang-ekonomiya, Legal, Ethical, Philanthropic na responsibilidad. Environmental Integrity and Community Health Model emphasizes the interdependence of health, environment, and corporate growth. Integridad sa kapaligiran at modelo ng kalusugan ng komunidad binibigyang diin ang pagtutulungan ng kalusugan, kapaligiran, at paglago ng korporasyon. Corporate Citizenship Model balances stakeholder profitability with community and environmental needs. Corporate Citizenship Model binabalanse ang kakayahang kumita ng stakeholder sa mga pangangailangan ng komunidad at kapaligiran. Frameworks, ISO 26,000, GRI, UNGC, Stakeholder Framework, Shared Value Framework, TBL, Ethical Consumerism. Mga framework, ISO 26,000, GRI, UNGC, Stakeholder Framework, Shared Value Framework, TBL, Ethical na Consumerism. ISO 26,000, Voluntary Guidance Standard covering various aspects of CSR. ISO 26,000, Voluntary Guidance Standard na sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng CSR. GRI, Framework for Sustainability Reporting on Economic, Environmental, and Social Performance. GRI, Framework para sa Sustainability Reporting sa Economic, Environmental, at Social Performance. UNGC, encourages businesses to align with principles in human rights, labor, environment, and anti-corruption. UNGC, hinihikayat ang mga negosyo na umayon sa mga prinsipyo sa karapatang pantao, paggawa, kapaligiran, at laban sa katiwalian. Stakeholder Framework, considers interests of employees, customers, suppliers, communities, and environment. Framework ng stakeholder, isinasaalang-alang ang mga interes ng mga empleyado, customer, supplier, komunidad, at kapaligiran. Shared Value Framework, creating economic value by addressing social and environmental challenges. Framework ng Shared Value, paglikha ng pang-ekonomiyang halaga sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamon sa lipunan at kapaligiran. TBL, expands business success beyond financial performance to include social and environmental dimensions. TBL, pinapalawak ang tagumpay ng negosyo ng higit pa sa pagganap sa pananalapi upang isama ang mga dimensyon sa lipunan at kapaligiran. Ethical consumerism, focuses on responsible purchasing choices and ethically produced products. Ethical na consumerism, nakatuon sa responsabling mga pagpipilian sa pagbili at mga produktong ginawa ayon sa etika. Organizations may adopt one or multiple frameworks based on their goals and values. Maaaring magpatibay ang mga organisasyon ng isa o maraming balangkas batay sa kanilang mga layunin at halaga. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I appreciate your engagement with our topic on models and frameworks of corporate social responsibility. I hope you found value in this video and gained a deeper understanding of the subject matter. If you found the content informative and insightful, I kindly request you to show your appreciation by giving this video a thumbs up. Moreover, don't hesitate to share this video with your friends and acquaintances, so they can also benefit from this knowledge. If you have any comments, questions, or suggestions regarding the video or the topic at hand, please feel free to leave a message in the comment section below. Your feedback is valuable and helps me improve the quality of my content.
Thank you sincerely for taking the time to watch my videos. I look forward to connecting with you again in my future blogs. May you be blessed abundantly.